Pero naka-promo yata sila ngayon. Bago na tayo, Puan! Yun, oh! Apat na side mirror natin, oh! Ito naman next project natin. Auto supply dito sa Caloocan, dito sa main branch nila. So, dala natin ngayon si NMAX. Tinanggalan na natin agad ng, ano, ng windshield kasi may plan na tayo dyan. Marami kasi nagtatanggal, so sinubukan ko lang. Pero para sa akin, kung gusto mo maging sporty yan, okay, na, okay naman siya. No? Okay naman siya, pwede mong palitan ng carbon fiber or ibang kulay. Pero kung pang touring kasi, parang mas bagay na may windshield talaga siya. No? So, yun ang isa nating prospect ngayon. And syempre, itong mga natastas na to. Maganda yung flat seat, maporma. Pero pang touring, lalo na pag hundreds or thousands of kilometers na, mararamdaman mo na yung nipis niya, no? Medyo mararamdaman mo sa puwet mo. So maghahanap tayo na siguro yung Camelback ba yon. Anyway, dito tayo sa loob. Tara, let's go! Hello! Good afternoon! Nandito tayo sa loob ngayon. So nakita ko agad ito. Ito yung mga seats na naka-display. Kita nyo agad, meron PCX. Meron din Sniper. And ito ang NMAX. Ito lang yata ni Trey. I'm not entirely sure. Pero naka-promo yata sila ngayon. 2.8 na lang, no? Instead of 3.1. So kumuha na tayo ng bagong stock doon. Papakapit natin. Ito yung sinasabi ko, mas makapal naman syempre yung foam niya. Mas tataas nga lang yung NMAX. Pero definitely pagdating sa comfort, mag-upgrade siya. Tapos ito, ito yung na-appreciate ko. Kasi minsan pag pumipreno ka, umuupod yung puwet mo pa ganun. Yun yung na-experience ko sa flat seat. So ito hopefully mabawasan yan kasi medyo pataas siya. So mas planted ka dun. So ito yung pinakabago ngayon, Challenger V3. Ang katawa. Ang gusto ko syempre yung sporty shape niya, sporty design. Ito yung iba't ibang mga colors niya. Uy, tumawag agad sa akin ng pansin ha. Para matte gray. Meron ding mga bright colors na kung type nyo yun, ito siya. Quick lang tayo, no? Ito yung aero. Ito mga naka-display. So ito yung mostly pinupush nila ngayon. Yan pang off-road. Tapos ito mga full face road helmets. Ito pa rin yung helmet natin. Kaberg Avalon. Ito yung design niya, may stripe. And naka-promo sila ngayon sa Kaberg. So pag bumili kayo ng any Kaberg, if I'm not mistaken na, or selected models, check nyo na lang din. Merong free na isang Kaberg helmet pa, worth 10,000 yung Jackal. Tapos may mga iba pang freebies yun. Naliligaw na naman tayo. Dumiretso na tayo sa hinahanap talaga natin. Pang V2, V2. Shoutout kay Boss Stephen. Si Boss Stephen kasi nakakaano eh. Nakakainganyo. Yan na lang yan. Ano ba yung iba pa na option? Sir, basta yung parang pang T-Max. Ah, dito T-Max yun. Ito, anong tawag dito? Ano dito sir, ano, Voltron mask. Ah, Voltron. Oo, naalala ko yung Voltron. Patingin lang natin, ah. Ganda sana ng baby T-Max eh. Pero parang type ko na rin. Pwede pang lakihan pa yung side mirror nito? Hindi na? Pwede palitan. Ah, pwedeng palitan. Mas mahaba, ganun? Pwede pa. Ang bagay daw kasi doon yung R25 na side mirror. Kaya lang walang available na dito. Pero itinawag doon sa satellite office. Buti may available. Ang bagay daw doon yung long stem na tinatawag. So mas mahaba nga siya, definitely. Tapos yun, para mas bagay. Kasi malaki yung windshield natin. Ito yung ano, kailangan na rin natin siguro magpalit. Ah, pang XADV. XADV o bracket. Type na type ko yung puting yun. Horizon yun. So it's 3,600. So ito yung mga bagong dating nila. Ito nakita ko to kay Boss Stephen. Kung di pa kayo subscribe din sa, hindi pa kayo nagpa-follow sa SEC Moto Supply Main Branch, mag-follow kayo. Ang daming mga ganitong videos doon, mga bago nilang products. Ayan, dinedemo nila. So ito yung nakita ko doon. Kaya ko lang nakita in person. Ganda niya. Tapos mukhang waterproof siya, kasi tingin mo, or water resistant at least. Kasi kung makikita niya yan sa zipper, ito, may seal para hindi papasokin yung tubig. Kasi doon lang naman mostly pinapasok. Kapag, ano ba, yung material na itong labas is waterproof na or water resistant, ito na lang yung ano dyan, compromise yung zipper. Diba? Pag mga naked siguro yung dala mo or gusto mo lang talaga na naka-belt bag, yan, bagay na bagay ito. Sa likod mo naman ilalagay ito eh. Actually, pwede rin para sa atin ito, lalo na pag naka-NMAX. Kasi may tank bag na tayo kapag naka-JS tayo eh. Ito, mga backpacks, oh.
Ito yung sa atin. May iba't pang designs pa. Okay, so nag-decide na nga tayo na ito na kukunin natin, no? Ingatan lang natin to na hindi masyado magasgas itong part na to. Ganda sana kung ano, no? Scratch resistant din. Kaya lang sigurado magmamahal yun. Ngayon, ito kabit natin. BBT Max nga yung tawag nila eh. Pero mamukha siya mas malaking Maxis ko. A few inches later. So dito tayo sa satellite office na, satellite branch nila sa 10th Ave Caloocan din. Tapos ginawa na natin yung side mirror, R25 na side mirror. Ayan. So lagyan na sa top box. Tapos babalik na tayo ngayon doon sa main branch. Wala kasi tayong mount, so hindi tayo nag-mount of lock. Kaya ito na lang camera na to. Okay, balik na tayo doon, let's go. Ayan, so ito yung mga kakabit natin ngayon. Ano to, Bossing? This is the seat. Tapos ito yung seat. Tapos ito yung side mirror naman. Okay, kabit na natin, Bossing. Excited na ako. Ito kasi nung nakuha ko yung mga ano na rin ng ano na pusa, mga kalmot. Kaya butas-butas. Tapos yun nga, as explained earlier, gusto ko yung mas makapal yung ano, yung foam natin para mas komportable sa long ride. Straightforward. Ayun. Ayun, no? Ano to? Pa? Mga protection niya lang sila. Protection. Ah, okay, okay. Bago na tayo upuan. Yun, no? Bagay ba, motoristas? Touring na touring na, no? So, yung quality niya, ayan. Mukhang ano naman, makapal siya. So, we're not expecting na madali siyang magbubutas or mapupunit. Huwag lang siguro mapagtambayan ulit ng mga pusa. Kasi mga pusa, mga kukunan, yun talaga kalaban natin, eh. So, syempre, may cover na lang tayo palagi. Si CIC, kaya-kaya naman yun dito. Komportable pa rin. Okay. Next installation, kailangan pala natin ng ano, panlagay dito. Kasi, yung option na magkaroon dito ng parang bracket para ilagay mo yung cellphone, mawawala na kasi matatakpan to eh. So, ito na lang yung pag-asa natin para sa navigation. Pwede sana, black din to eh. Kaya lang, masyado ng itim na itim. So okay na yung puti. Ito naman next project natin. Paristas. Suspension. May mga nag-tip sa atin na Stock X Max na suspension. Pwede daw dito. Maganda daw yung performance, maganda yung laro. Tingnan natin kung makahanap tayo. Otherwise, aftermarket na lang. No? Ibang brand na lang. So ito yung binili natin na R25 side mirror. Yun na ikakabit doon. So mga dati ko na subscribers, nung V1 pa yung motor natin, naglagay tayo ng ganyan na, na parang carbon fiber yung itsura, pero hindi talaga carbon fiber, na mukha. Pero based sa mga botohan, nagpa-pole kasi tayo, medyo nakaka-distract daw yung, ano, yung windshield niya. So tinanggal natin. So hopefully ngayon, di naman maging problema yun. So tinanggal din niya yung mga screw dito. Akala ko tuloy, babaklasin itong mukha, hindi pala. Dito lang pala yung, ano, syempre may kailangan kapitan. Super nice feel. Pakaan ko. Yun. Ay, tatanggalin ko pala muna ito, ha. Ay, gusto ba? Meron ba? Meron. Ito ba? Nakulot lang. Salamat. Ingat. Ah, nice naman pala. Akala ko nung una masyadong malaki, hindi pala, sakto lang. Pero alam nyo, ang tingin ko, mas lilitaw siya kung light colored tong ano natin. Light colored yung fairings natin. But anyway, naging dark na talaga siya. Kailangan natin ng puti. Kailangan natin ng accent. Masyado nang madilim. Apat na side mirror natin. Huwag natin tanggalin. Dapat apat ang side mirror. Yung pag sobrang praning ka, ginawa mo apat yung side mirror mo. Tuklapin na natin. Yeah!
Yeah. Yung masarap eh, no? Yung pagtutuklap ng ganyan. Ayan na siya. Pass na. Ganyan natin ang sticker dito. Ayan. O, oh, sige. Tapos na si NMAX dito. Ibigyan ko ngayon ang feedback ko. Kung kumusta yung windshield, kumusta yung pag-aaral niya sa hangin, tsaka kumusta rin syempre yung comfort nitong upuan na to compared to sa una natin ginamit. Okay? Alright, let's go. Sticker dito, sticker.